Magandang araw po sa inyo lahat. Si Jer po ito uli from First One Education and Migration. Gusto ko lang pong i-discuss yung tungkol sa work placement ng mga naka-international student dito sa Australia, no? Marami po kasing nagtatanong kung ang work placement po ba nila ay included na or kabilang po sa kanilang work rights na 48 hours per fortnight. Okay. Ganito, ano ho? Kung ang work placement po ninyo na ginagawa ay requirement dahil po doon sa course ninyo or sa inyong curriculum, kung ito ay parte ng inyong kasalukuyang kurso, paid man po ito or unpaid, ay hindi po kasali doon sa inyong 48 hours per fortnight. Hindi po ito kasali doon sa work rights ninyo. So, ibig sabihin, hindi po ito bibilangin na kasama doon sa limit ng inyong work rights. Okay, so malinaw po yan. Paid man po or unpaid na work placement. At dagdag po dyan, mas maganda po kung meron tayong letter mula sa eskwelahan na nagpapatunay po na ito ay parte ng inyong kurso at ito ay requirement as work placement sa inyong curriculum. Okay po. At kung ito po halimbawa ang hours po na required sa inyo para sa work placement, halimbawa ay 600 hours. Halimbawa lang, ano? Ito pong 600 hours lang na ito ang siyang hindi mapapabilang sa inyong limit ng work rights. Okay? Sana po ay nakatulong sa inyo ito at maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi.